Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Eric. Isa po akong mambabalot sa Rizal noong 90s pa. Sa tagal ko na nga pong hanap buhay yun, nasanay na lang po kahit tumadaan ako sa mga masukal na daan. Wala naman pong nangaharang sa akin kaya hindi naman ako natatakot. Pero dumating po yung araw na merong kumalat pong chismis sa Rizal. Ang sabi, may gumagalang aswang doon sa gabi. Lumilipad daw at kalahati lang ang katawan. Alam ko na agad na manananggal ang tinutukoy nila. Pero hindi ako naniniwala. Para sa akin kasi, hindi totoo yung mga aswang. Hindi nga po ako naniniwalang mayroong Diyos eh. Kaya bakit ako maniniwala na may aswang talaga? Halos isang linggo ring usap-usapan ng tungkol sa aswang na yon. Pero kahit na ganon, hindi pa rin ako nagpapigil sa pagtitinda ng balut at penoy. Wala akong pakialam nun. Basta ang mahalaga lang sa akin, makabenta ako para may pangkain ako sa dalawa kong anak. Isang gabi po ng alas 9, naglalakad lang ako noon. Sumisigaw ako ng, "Balut! Penoy!" Naglalako na ako nito. May mga nadaanan nga ako nag-iinuman sa isang bakuran. Bumili sila sa akin ng balut. Yung isang lasing, pinagsabihan ako na kesyo umuwi na ako bago mag alas 12. Nginitian ko lang sila. Hindi ko na lang pinansin. Lumipas pa ang mga oras. Kakunti na lang at ubos na ang tinda ko. Isang barangay na lang yung pupuntahan ko noon. Patawid na ako ng tuloy nang makarinig ako ng boses ng matinda. Tumatawa-tawa siya. Mahina pa ang boses kaya akala ko nasa malayo pa. Pero nang lumingon ako sa gilid, nakita ko ang isang manananggal na nakadapa sa puno ng kayamito. Mabilis ako nagtago sa makapal na dahon ng gabi. Pinigmastan ko ng maigi ang manananggal. Biglang nagbago ang pananaw ko noon. Kita-kita ng dalawang mata ko ang malapad niyang pakpak. Paglipad naman niya sa ere, wala na ang ibaba niyang katawan. Nakaramdam na ako ng kaba at pagkataranta noon. Hinintay ko munang makaalis yung manananggal. Akala ko noon wala na siya, kaya lumabas na rin ako. Pero pagtingala ko, nakadapo lang pala siya sa puno. Mabilis siyang lumipad papunta sa akin. Nakailag ako kaya hindi niya ako nadagit. Hinabol ako ng aswang hanggang sa hanging bridge. Ang delikado pa ng tulay kasi umuuga yun. Kaya ang ginawa ko na lang, kinuha ko yung natitira kong balot at penoy. Pinagbabato ko yun sa manananggal. Ilang beses ko siyang tinamaan sa mukha. Medyo nahilo din siya sa ginawa ko kasi matitigas yung balot at penoy, diba? Sinamantala ko naman yung pagkakataon na yun. Buong pagsisikap kong tinawid yung tulay kahit peligroso. Sa awa ng Diyos, kahit hindi ako naniniwala doon noon, natakasan ko pa yung aswang noon. Kaso nga lang, sa kabilang barangay na ako nagpalipas ng gabi. Umaga na po ako nakabalik noon. Kinuwento ko nga sa mga kalugar ko yung naranasan ko. Pero hindi sila naniniwala kapag ako ang nagkikwento. Alam kasi nila, hindi naman daw ako naniniwala sa aswang. Kaya paano nakakita raw ako? Simula po nung araw na yon, natakot na ako magpunta sa mga masusukal na lugar. Kahit kumunti ang kita ko, ayos lang. Mas pinili ko na lang malugi kaysa andakit po ng manananggal. At mala din po ng araw na yon, naniwala na din po ako na merong Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Danilo. Nais ko lang pong ibahagi ang karanasan ko noong nakatira pa kami sa Capiz. Kilala ang tiyuhin ko noon sa lugar namin bilang basagolero. Kada may away po sa amin, palagi mo siyang makikita na sangkot doon. Bukod pa rito, kung sino-sino na lang din po yung babaeng kinakanya niya. At isa na nga po doon ay yung anak ng kapitan namin na itago na lang po natin sa pangalang Bella. Si Bella ay pamilyadong tao. May isang anak pero ang asawa nasa Maynila po nagtatrabaho noong mga panahon na iyon. Sa tigas na mukha ng tiyuhin ko, wala siyang pakialam kung lantaran niyang tinutuka si Bella. Si Bella naman, hinahayaan na lang din. Dahil sa lantaran nilang relasyon,
nakaabot na ang balita sa asawa ni Bella. At sa puntong yon, magsisimula ang kalbaryo ng buhay ng tiyo ko. Umuwi ang asawa ni Bella. Pero ang nakapagtataka, nagpatay malisya lang ito sa lahat na nangyayari. Tahimik lang ang lalaki. Ang tiyo ko naman, kampante. Sige daw kasi siya, hindi raw siya natatakot. Isang gabi, habang nagiinuman sila tiyo sa tapat, may napadaan po nagtitinda ng balot at penoy. Bumili nga po si tiyo. Kumuha siya ng higit pa sa binayad niya. Tinakot niya ngayon tindera ng balot at penoy. Hindi naman pumalag yung tindero. Kinabukasan lang, nilagnat po ang tiyuhin ko. Namumula yung buo niyang katawan. Lahat ang pinapakain sa kanya, sinusuko niya lang. Makalipas ng ilang oras, nakita namin na hirap na siyang sumuka. Parang may nakabara daw sa lalamunan niya. Kaya ang ginawa ng tatay ko, inipit niya ang tiyan ng tiyo. At dito, naggulat kaming lahat. Kasi merong inilabas si tiyo sa bibig niya na itlog. Nang buksan namin ang itlog na iyon, may siso pa sa loob. Balot siya. Kinilabutan kaming lahat pero hindi pa po doon natatapos ang lahat. Sumuka po ng sumuka ng maraming itlog si tiyo. Mapupuno na ngayong maliit naming balde noon. Nanghihina na nga rin si tiyo at hindi niya na kaya pang magsalita. Suka lang kasi siya ng suka. Kada 3 minuto yata, meron siyang nilalabas. Para siyang ahas noon. Nang tignan namin ulit yung laman ng itlog, mas lalo kaming nagimbal sa nakita namin. Hindi raw kasi sisiw ang laman. Mga malalaki ng uod ang nasa loob ng itlog. Nataranta na kami pero hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Hindi naman namin magawang lumapit. Lahat ng itlog kasi, napisa na. Tapos yung mga uod, gumagapang na. Naging mas malala ang nangyari kay tiyo. Dahil pagdating ng hating gabi, segundo na po yung pagitan ng pagsuka niya. Bandang alauna, hindi na po siya gumagalaw. At doon namin nalaman, wala na po ang tiyo. Namatay siya. At dito, nadiskubre namin na binarang pala ang tiyo. Malakas ang hinala ng mga kainuman ni tiyo na yung mamabalot, yun yung bumarang sa kanya. Kami naman, malakas ang hinala namin na baka asawa ni Bella yung nagpabarang. Ganun pa man, wala kaming ebidensya. Sa nangyari kay tiyo, parang parusa na rin yun sa kanya. Marami na rin kasi siyang sinirang pamilya. Sa pagkamatay ni tiyo, biglang tumino yung mga kumpare niyang konsintidora. Natakot sila na baka sila na rin yung susunod na sumuka ng balot at penoy. Anim na buwan na akong buntis doon sa pangatlo kong anak. Napilitan kami lumuwas sa probinsya ng Batangas gawa ng may isang babae na laging sumusunod sa akin noon. Hindi ko alam kung sino siya. Wala rin nakakakilala sa kanya. Kahit yung barangay namin, wala rin kaide-ideya kung ano at sino siya. Nang nasa Batangas na kami, inakala ko magiging maayos na po ang lahat. Pero tuwing gabi, lagi ko na lang pong nararamdaman na para bang may tao sa tapat ng bahay namin. Ang sabi ng mister ko, ang nakakita niya lang sa labas ay yung tindera ng balot at penoy. Matanda na iyon, puti na nga yung buhok eh. Laging dumadaan yun sa bahay para mag-alok ng tinda niya. Naawa naman ang mister ko kaya isang beses, bumili siya, isang balot at isang penoy. Saktong-sakto yun kasi naglili ako sa balot at penoy. Kinain ko agad yun. Nagtaka nga lang kami kasi hindi na pinabayaran sa akin ng matinda. Medyo nahiwagaan kami sa kanya kasi pagliko niya sa kanto, nawala ka agad siya. Hinabol kasi ng mister ko yun para iabot sana ang bayad. Hindi na lang namin inintindi. Iisip ko na lang baka naawa lang sa akin kasi nga buntis ako. Makalipas po ang 2 araw, bigla na lang sumasakit ang tiyan ko. Nagpa-check up ako sa doktor pero ang sabi sa akin ng doktor, ayos naman daw yung bata. Hindi ko maintindihan kung anong meron sa tiyan ko noon. Para ako namimilipit sa sakit minsan. 8:00 PM,
Nagbanyo ako para dumumi. Nagulat na nga lang ako nang sa inidoro, may nakita po akong itlog. Balut siya. Kinilabutan ako kasi alam kong sa akin galing yon. Nakakatuwa mang isipin, pero para ako naging manok na ng itlog. Kinuha ko ang balut na iyon. Biniki ko sa mister ko. Maging siya ay hindi rin makapaniwala. Sinubukan nga namin basagin yung balut pero napakatigas po niya. Nilagay namin sa apoy. Nilagay na rin namin at pinukpok ng martilo pero ayaw pa rin. Mula nang mailabas ko ang itlog na yon, nawala na po yung sakit ng tiyan ko. Pero halos mabalo-balo naman ako nang malaman ko kung ano yon. Nilagay kasi naman yun si isang garapo na may tubig. Nagulat kami nang makita namin na yung itlog may laman po na fetus. Tapos naramdaman ko na lang parang gumaan yung nasa loob ng tiyan ko. Sa pag-aalala ko na baka may nangyaring masama sa anak ko, bumalik kami sa doktor para ipatingin ang tiyan ko. At laking gulat namin ni Mister na wala na pong makitang sanggol sa tiyan ko. Salip, isang malaking bukol na lang ang nakita malapit sa ovary ko. Hindi kayo maniniwala pero nawala po ang sinapupunan ko. Nung kumonsulta kami sa isang albularyo, Encanto daw yung matandang pinagbilhan namin ng palot at penoy. Kinuha daw ng Encantong yun yung kaluluwa ng sanggol ko. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang bagay na iyon. Sobra ako na depressed sa nangyari at kamuntikan pa nga akong mabaliw. Mula noon, natakot na ako mag-anak. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nilalapitan ng mga ganyan nila lang. Basta ang alam ko lang, misteryosong nawala ang anak ko na dapat kasakasama ko na ngayon. Natatandaan ko pa noon, galing kami sa lamayan ng kaibigan kong si Ricky. Nakainom kami noon kaya talagang ang ingay-ingay namin sa daan. Medyo inis kami noon kasi hindi man na kami nakakain sa lamay. Sobrang tagal kasing maluto ng sopas. Habang naglalakad kami, minadaanan kami tindahan ng mga itlog. Nakita naman namin na mag-asawa ng matanda na naglalagay ng itlog. Lumapit kami sa pagbabakasakaling makahingi. Hindi pa man kami nagsasalita, inalok na kami ng mag-asawa. Balot at penoy pala ang tinitingda nila. Noong una nahiya pa si Ricky pero tinanggap din naman. Inimbitahan pa nga kami ng mag-asawa na pumasok sa loob ng bakuran nila. Kami naman, sige lang sa pasok. Unang kumain si Ricky ng balot. Ako naman nakikipag-usap pa sa mag-asawa. Pakiramdam ko noon, napakabait ng dalawa. Nakikita ko kasi sa kanila ang lolo't lola ko. Paghawa ko ng balot, nagtaka ko. Bakit ang bigat? Kakaiba, para bang ang daming laman sa loob. Pagtingin ko naman kay Ricky, sarap na sarap siya sa may sisiyo. Binuksan ko na yung akin. Pagsilip ko, nagulat ako sa nakita ko. Hindi sisiyo yung nasa loob, kundi mga daliri ng bata ang naroon na nakabaluktot lang. Noong mga sandaling yun, alam ko nang yayanggo kami. May kaalaman ako sa ganun. Yung tiyuhin ko kasi, retired na albularyo. Isa pa, hindi tatalab sa akin ang yanggaw kasi meron akong anting-anting na kwintas noon. Inawat ko si Ricky sa pagkain ng balot. Nagtaka naman sa akin yung mag-asawang matanda. Seryoso lang yung mga tingin nila sa akin. Parang nakatulog sila na alam ko na yung ginawa nila. Binulungan ko si Ricky. Niyayanggaw ka ako kami. Mabuti nga nakinig siya sa akin at naniwala siya. Tinigil niya agad ang pagkain. Nang aalis sa sana kami, hinawakan kami ng matandang lalaki. Sinabihan niya kami na manatili na lang muna. Nagpumilit sila kaya hindi na ako nagdalawang isip. Sinabi ko sa kanilang alam kong mga aswang sila. Nagkatinginan yung dalawang matanda. Parang binaasan nila yung mga tingin nila sa isa't isa. Tumayo yung matandang babae. Naglabas na agad si Ricky ng kutsilyo. Nang matakot ang mag-asawa, mabilis silang gumapang papunta sa silong ng bahay nila. Doon na kami nagsimulang mataranta ni Ricky. Tinalo na po namin yung bakod palabas. Sinundan kami ng mag-asawang yun. Ang malas pa namin nun, walang nadaang sasakyan.
naabutan kami ng mag-isawa. Nasa aktong aatake na sila nang bigla kami nakarinig ng putok ng mga baril. Swerte, may mga rebelde sa gubat. Nataranto yung mag-asawa sa pag-aakalang baka matamaan sila ng bala. Sinamantala namin yun, tumakbo kami papunta sa gubat. Hindi na sila nakasunod sa amin kasi nagkakagulo na. Ang nagbabarilan pala, mga rebelde at sundalo. Mabuti na nga lang din hindi kami natamaan ng bala doon sa pinagtataguan namin. Nakauwi kami noon. Swerte rin hindi tumalabang yung gaw kay Ricky. Kasi tulad ko, meron din pala siyang dalang pangontra. Hindi na po namin binalikan yung mag-asawa. Pero may balibalita. Napuksa na raw sila ng di umano mga aso sa gubat. Dahil sa nangyaring yun, kahit kailan, hindi na po kami kumain ng balut at penoy. Nawala na po kami ng tiwala sa lahat na nagtitinda ng balut at penoy. Thank you.